nag sex ka ng 3 sticks. Andiyan na yung nakakaroon ng hugis na yung bewang mo, pati yung legs mo, nawawala na rin paunti-unti yung mga binibats mo. Then you're putting your testicle mo within the line of the uterus. Yeah. Any questions regarding sa... Oh, may question. Sir, may question siya nung baby can go. Sir, ba't po yun na topic na nagkataw po? Is yung reverse na sa'yo? May ganyan din po kasi siya. Hindi. Kaya tinidiscuss dito ta sa school natin, no? Para mapangalaga, maging responsable yung mga tao. Kasi kahit mga bata pa kayo, magbibigyan kayo sa pagkakalaw na tungkol sa reproductive system, siguro mas magiging mas responsable kayo. Ano sa Reproductive. Sinasama na itong mga lecture patungkol sa reproductive system para maunawaan nyo. Kasi minsan pag hindi naunawaan ng mga kabataan, lalo nyo nagkakaroon ng problema later on pag high school na kayo. So yung fallopian tube, dito dumadaan yung mga, dito yung fallopian tube, dito dumadaan yung mga iglog na nilalabas ng mga organismo. Kaya lang ako dyan ako nagkakita nyo. Sir, iglog, paano pa ba itong manok? Sabi ka? Going to sun of cancer. Grapher na tanong. Avoid the fallopian and sun of cancer. Yung laser, sir. Laser. 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 Laser sword. Ako po first year high school. First year high school. First year high school. Pwede na yan. Maglalabas ng iglog yan or egg. Ito yung responsable, this fertilization. Kung makikita nyo, pakitingnan yung drawing nyo. Yung fallopian tube, parang meron yung finger-like, no? Parang finger-like yan. Pag nabas ng itlog dito, wawalisin niya papunta sa loob ng fallopian tube niya. Ito makikita yung egg cell nyo, tsaka yung sperm cell, para magkaroon ng fertilization. Pero since ang focus natin ngayon kasi is more on the reproductive system, pag-aralan muna natin kung ano yung function nito para lubusan yung maunawaan ano ba yung mga parte ng katawan nyo, lalo na yung sa mga kababaihan. So yung uterus, kung mapapansin nyo doon sa mga drawing na binigay ko, napakaliit niya, di ba? So yung inner wall is lined by a soft mucous membrane called endometrium. Kung sa lining na yon, yung inner lining dun papunta sa loob. Nakita nyo dito yung inner lining niya. Kumakapal yan, no? Sa oras na nagkakaroon kayo ng regla, di ba? Kumakapal yan. Pero pag hindi nag-meet yung sperm cell sa egg cell at walang fertilization na nangyari, nag-shred yan. Nag-shred yan, kaya yun nagiging regla. No? So, sa susunod na ano natin, sa susunod na pagkikita natin, yun yung papa-assignment ko sa inyo para mas matutunan nyo yung ano, menstrual cycle. No? So usually maliit lang yan. Maliit lang yung uterus. Pero pag nooon sa mabuntis, kagaya na for example ang mga nanay nyo, kung matatandaan nyo yung mga sangkakabatang kapatid nyo, nabuntis yung nanay nyo. When your mother gets impregnated,
yung uterus, the uterus, na-accommodate na yung